Hello, good morning again. Happy Sunday and happy Mother's Day sa inyong lahat. Enjoyin nyo lang ang family, no? Ang company ng family, ng loved ones ninyo. Maraming salamat sa pagpapanood. Walang sawang pagpapanood. At sana ay you will like it, share it, and subscribe. Okay? So, thank you guys. Yung mga bago natin subscriber, again, kindly check out the playlist. Pili lang kayo doon kung ano yung magpapatulog sa inyo. Okay. So, quickly, yung appointment, sabi ko, gaya na sabi ko, yung appointment ni VP Sara, kung ano yung magiging, kung ano yung comment ko lang doon. Pakinggan natin, ano? Ayaw niya. Okay. To this end, the NTF-LCAC Execom has approved the designation of Vice President Sara Duterte, NTF-LCAC Execom, Department of Education Secretary, okay, as co-vice chairperson of the task force. Her unstinting commitment in the cause of the NTF-LCAC will undoubtedly be very valuable to the task force, and we thank her for accepting the challenge. Okay. So maraming salamat sa Inquirer, no? Newsbeat sa Inquirer to. Ina-announce ni Secretary Anyo, kamusta kabok, na si VP Sara ay na-appoint ng in-approve ng NTF-LCAC Execom na siya ang maging co-chairperson. Okay. Ang number one kong concern, ang number one kong tanong lang. Okay, okay, wag na muna. Ang initially, clap-clap. Okay, okay yung ginawa. Si VP Sara ay appointed. Tingin ko magiging maganda yan. Makakabuti para sa Pilipinas. Makakabuti rin para kay... Para sa NTF-LCAC. It will strengthen the NTF-LCAC. At the same time, it will strengthen VP Sara, the same, more experience, no? Tsaka it will prepare her to be a good president sa 2028, hopefully, no? Okay yan, walang ano yan, sigurado yan na maganda. Magandang ginawa na move na yan. Okay, ang comment ko. Ano lang, yung the manner it was done. Ang question ko lang, ang chairman ng NTF-LCAC, si BBM, dati vice chairman, si NSA, Secretary Anyo, my classmate, who is a very, very capable officer, no? Very, very capable. Matikas, class of PMA, graduate. So, walang, tsaka yung mga ibang members nga pala, nandiyan si Kalakapuyan, also class 83, tapos sila, si Ka Eric, napakagaling yan. Tsaka si, ano, Doktora Badoy, magaling, ang gagaling ng mga ano natin eh. Kaya nga, nakakatuwa sila, no? Nakakatuwa sila. Parang ano ba, yung isip mo, you're in good hands, tapos sinama pa si VP Sara, na alam mong hindi mabasta-basta. So, Pilipinas, dapat masaya tayo. Okay, ang comment ko lang is yung number one, kung ang presidente natin ang head ng NTF-LCAC, ang chairman ng NTF-LCAC, it would have been nicer, as a matter of protocol, if BBM was the one who read the appointment, not Secretary Anyo. Wala akong masamang ano, wala masamang tinapay, no? Sinasabi ko yung protocol. Baka hindi nyo nakikita o baka ako mali, pero at least yun ang puna ko lang. Yung isa ko napupuna. It would have been better if Bongbong Marcos, the president, appointed VP Sara Duterte,
next in line eh. Because BP Sara, hindi naman ano yan, she's a duly elected Vice President of the Republic of the Philippines ng 32 million na botante. So, tama lang na yung presidente ng Pilipinas ang mag-appoint sa kanya. Kung i-announce yung appointment niya, sana it would have been better na hindi na si Secretary Anyo ang nagsabi sa media. Mas powerful kung ang presidente ang nagsabi na ina-appoint niya si BP Sara. It would have only taken a few minutes, 5 minutes, damo siguro. Kung siya ay nasa Indonesia at kung abroad siya, meron siyang summit, number one, it could have waited yung appointment. Anyway, hindi naman siya forever doon, 3 days lang. So sana, hinintay na lang. Kung di kaya, nag-zoom na lang siya at in front of the camera, sinabi niya, I'm taking time out. Hello, hello Philippines. I'm taking time out from my meetings here in Indonesia. Just to tell you that I am formally appointing Vice President Sara Duterte over and above her position as a Secretary of Education to be the co-chair, vice-chair person of the NTF-LCAC. Tapos, ayun na. Okay, binasa na lang niya yung appointment orders. Yun lang. Sa tingin ko, ano yun eh? With all the due respect para lang sa kagaya ni Sara Duterte. Hindi ako nagpapalapad ng papel sa iyo, BP Sara. Ang sa akin, sinisita ko lang yung protocols, no? Baka nakalimutan eh. ng gobyerno natin. Or that's how I know it. Kasi pangit tignan naman na total ina-appoint ka ng presidente, then might as well basahin na lang ng presidente o kaya siya mismo ang magsabi, hindi yung secretary level o NSA ang nagbabasa ng papel tapos at sinasabi na inapprove ng NTF-LCAC execom ang appointment ni BP Sara. Ha? Sana pa sa maganda the president is appointing Sara. Because anyway, the president is also the chairman ng NTF-LCAC. May appoint, ina-appoint ng inapprove. Yun yung dinig ko kanina eh. Oh, inapprove ng okay, i-play ko ulit ah para walang ano. This and the NTF-LCAC Execom has approved the designation of Vice President Sara Duterte. Oh. So malinaw. The NTF-LCAC Execom has approved the designation of BP Sara Duterte. Okay. So, kayo na magano, mag-comment kayo. Kung ang chairman ni is Bongbong Marcos, the President of the Republic, who is also an elected official, and then he chooses the people around him, and then he appointed Sara Duterte as Secretary of Education, it would have been mas maganda kung ina-appoint niya si Sara Duterte to be vice chairman. Now, it has to be a co-vice chairman because vice chairman yung NSA by organization EKEK, ano? So, president and then NSA, vice chairman. Now, since the execom is trying to get Sara Duterte, the vice president, into the organization to help in the NTF-LCAC, hindi naman pwedeng member lang siya kasi vice president siya. Elected by the people while Secretary Anyo is appointed by the president who
was elected by the people. So, vice chairman, and then may execom, siguro sila yung nagpapatakbo niyan, vice presidente, alter ego niya, si Secretary Anyo as the NSA chairman, no? At the same time, vice chairman, NSA advisor, at the same time, the vice chairman of the NTF-LCAC. So, pasok ko si Sara kasi kailangan nila para yung education sector maging fluid ang relationship. Kasi VP Sara is the Secretary of Education. Kaya nga lang, di siya pwedeng member lang. Kaya siguro, yun, co-vice chairman ng NTF-LCAC. Para sa akin lang, requirement ko lang, para tumahimik ako. It would have been better or more powerful na it would have been mas maganda kung the President of the Republic, si Bongbong Marcos, appointed VP Sara sa as the vice as the co-vice chairman of the NTF-LCAC. O kaya sabihin niya, ewan ko paano na yun, basta maganda si BBM ang nagsabi, hindi yung NSA chairman. No? Parang protocol. Ngayon, kung hindi na uso yun, edi, bahala kayo sa buhay nyo. Yan lang sa akin. Akin, next. Who approved the appointment nga? Was it BBM or execcom ng NTF-LCAC? Sino ba'y nasusunod? Okay. Chairman eh. Ano yan, magbubutuhan kayo? May nagsuggest. Mr. BB, Mr. President, sama natin si BP Sara. Butuhan tayo. Approve. So, yung ina-announce kanina, ina-announce na the NTF-LCAC execcom approved. And the NTF-LCAC execcom has approved the designation of Vice President Sara Duterte and the Department of Education Secretary as co-vice chairperson of the task force. Her unstinting commitment in the cause of the NTF-LCAC will undoubtedly be very valuable to the task force, and we thank her for accepting the challenge. Okay, so sino may pakana niya na maging member ang VP? Si VP Sara? Which by the way, sinabi ko kanina, pabor ako doon na makatulong na malaki sa NTF-LCAC yan. At kay VP Sara, goes both ways, no? At para sa bansa natin. But sino ba talaga nag-approve? Si BBM o yung NTF-LCAC execcom? How does it work ba yung sa inyo? And then yung protocol niya. Should have been better kung presidente ang nagsabi ng appointment mismo. No? Total, siya yung chairman eh. Hindi dahilan yung wala, out of the country presidente, may ibang ginagawa. Pwede nga nang bago matulog yung presidente, di tsaka siya umarap sa camera. Ay, hello guys, hello Philippines, I'm appointing VP Sara. Sana ganon, di ba? Anyway, bigyan yung halaga si Sara. Bigyan nyo na halaga si VP Sara. Okay lang ako kung si VP Robredo, wag na. Pa-announce nyo kahit kanino. Kahit sa isang secretary, pa-announce nyo. No. Joke lang yon. Whether sino yung vice president, for that matter, it's the protocol that I am making sita. Okay? So, ang isa pang question ko, bakit dalawa na co-vice chair? Bakit hindi isa? Meron na nga eh. Meron na existing. So, pinapasok si VP Sara, kaya hindi naman pwedeng director lang siya doon. So, kinakailangan i-elevate siya para maging dalawa na vice chair. Kaya co-vice chair. So, paano yun? Paano yung relationship nun? Hindi ba magkakagulo yan? Ewan ko, nasa inyo yun ha? Na kayo yung nagtatrabaho dyan.
Hirap ng classmate ko. Mista. May hirap ng mista eh. Pero sa totoo lang, kung papasok sana si BP Sara, mas maganda sana nag-adjust yung isa. So president, vice president, vice chairman, and then naging director yung isa. Pero kung meron tayong sinusunod na organizational chart, kung palagang ganun tayo ka-stricto sa organization chart, eh dati naman na isa lang yung vice chairman, tapos ngayon pinasok mo yung vice president, naging dalawa ngayon, naging co-vice chair. So sana, ang pray ko lang, hindi magkaanuhan, ano, you're working together. Pero ang pangit again tingnan, protocol. We have the vice president of the republic na tumatayong vice chair. Elected by the Filipino people. Being appointed by the vice president. Or kung sinasabi nyo, ano, by the execom, approved by the execom. One should have gone down. Secretary Anyo should have gone down. Tingin ko lang, pwede akong mali. Tingin ko lang, na kung ano, protocol ang inaayos ko, ang pinupuntiri ako. Pagbaba kasing ganyan, tama. But kung kok vice chair, protocol wise, vice president ka na republic. Ito, appointed ka ng presidente, you're not elected. So I don't know how it does work, no? But kung ganun na rin lang, sana nag-giveaway na lang si Secretary Anyo para ang maging vice chairman si BP Sara, and then nando ka pare, nag-a-advise ka sa kanya or whatever. I don't know how you gonna do it. But ang kung ang ano is yung protocol at saka yung level, kasi pumapantay kayo sa level eh. One is elected by the people, 32 million. One is appointed by the president na as an alter ego. So, yun lang. Yun ang question ko. Now, another question ko is, will the appointment affect BP Sara's independent function as DepEd secretary? Or be her actions be dictated on by the NTF-LCAC, or be pressured by the group of the execom NTF-LCAC, at siya yung co-vice chairman, baka hindi ba siya madiktahan in pursuing or in performing as DepEd secretary? Iba yung ikaw yung vice president, and then tumatayo ka as secretary of the Department of Education, DepEd, and then meron kang leeway how you gonna do it, because you're answerable only to the president, and you're both answerable to the Filipino people. You were elected. Tama? Now, as secretary, you are the alter ego, Secretary of Education, BP Sara. She is the alter ego of the president, because the president cannot function in all the agencies. That's why he need people, trusted people, and in this case, BP Sara, he trust BP Sara to be the DepEd secretary. Now, she is answerable to the president, dun lang, to the Filipino people. So she can function what she wants to happen sa DepEd as Secretary of Education. But now that she is the co-vice chairman of the NTF-LCAC, kapantay niya si Secretary Anyo doon sa organization na yon, chairman pa rin si President, pero she's answerable to the President. At the same time, she has to coordinate with Secretary Anyo and should have the approval of the NTF-LCAC. Hindi kaya magkaroon ng makontrol yung kanyang action as the Secretary of Education, mawala yung kanyang independence that she is enjoying now before being appointed as NTF-LCAC. Kung hindi, okay,
kung okay lang yung matutulungan ng NTF-LCAC si Sara Duterte, VP Sara, in functioning sa pagka Secretary of Education, eh okay lang. But I do believe na kayang-kaya ni Sara Duterte yung DepEd. Mani, sa kanya, inihinginga niya kay BBM, Defense Secretary, hindi lang pumayag si BBM. At ang inappoint sa kanya is DepEd. So, kayang-kaya ni Sara Duterte, may belief, no? Ang opinion ko lang, kayang-kaya ni Sara Duterte ang secretary, ang trabaho as Secretary of Education. Na, kunyari, nare-recruita niya mga eskwelahan, she can always call NTF-LCAC. Hey guys, I need your help. I want information regarding the where the NDF, CPP, NPA are recruiting, what schools, their mode of recruitment, how, you give me a briefing, please. Ganon. Pero now that she is the co-vice chairperson of NTF-LCAC, grupo yan. Execom nga eh. In-approve nga daw ng execom yung appointment ni VP Sara eh. Oh. So parang ano. parang meron di tama eh. Yun lang ang pansin ko, no. That's baka mamaya mag-away-away sila, yun lang. Baka mag-away-away kayo, magganyan na kayo. Pero hindi nyo kaya si VP Sara. Pero okay na yan. Nadagdagan ng isang matapang. Matapang na si Lorraine Badoy. Matapang si Ka Eric, matapang si Ed Anyo, sino pa ba yung iba niya? Kapuyan. So, very able, no? That's why, maganda na welcome yung appointment ni VP Sara, pero yung since behind, we do not know, at saka yung protocol, yun lang ang inaano ko, yun lang ang ini-issue ko. At saka yung wag sanang makapekto sa function ni VP Sara na eventually might erode her political capital. No? Ngayon ko parang user, baka user friendly na naman 'yan, ha. Wag sana, ha? Wag user friendly na sige, kunin natin si VP Sara, ang lalabas ang performer yung NTF-LCAC. Okay? Tapos ang galit ang tao, galit kay VP Sara kasi ganito ganyan sa education. Pero ang behind the scenes, NTF-LCAC. Sana wag ganon. Okay, so I hope for the best. I wish luck to all of you guys sa NTF-LCAC and we support you. Okay, maraming salamat. Thank you for listening. Like, share, and subscribe. Happy Sunday sa inyo lahat. God bless everyone. Okay, magalit sa akin. Ano lang to? Opinion lang. Bye-bye.